Ito guys, may pinagawa ng battery charger. Wala na ito guys sa tornilyo, screw. Tinanggalan na mayari. Bubuksan na lang natin ito guys para makita yung kanyang laman. Sabi guys na mayari, may power naman ito, kaya lang walang lumabas dito na voltage sa kanyang output. DC out 12 6. Ito guys ang kanyang power. Ito guys yung kanyang laman. May nalaglag pa guys na dalawang diode dito. Alamin natin guys kung saan nakakabit yan. Mukhang naparepair na siguro ito dati guys. Mukhang may napansin ako rito. Positive ng kapasitor. Papasok dito sa transformer. Ito guys yung kanyang negative. Dito. Sa negative side guys nakakabit yung rectifier diode. Maaari na pa-repair na ito siguro dati. Sabi kasi ni guys nangyari, dumikit na yung wire ng ito. Yung positive negative, may pumutok sa loob. Maaari ito nga yun. Bago pala natin ito guys gagawin, i-drawing ko muna guys yung kanyang diagram para may idea yung ating mga viewers. Susundan ko na lang ito guys, papasok dito yun ang gagaling sa kanyang transformer. I-drawing ko muna guys yung kanyang diagram. Ngayon guys, isusulat ko guys yung kanyang diagram kasi napansin ko parang naiba yung kanyang design. Babasahin ko na lang guys kung ang nakikita ko design dito. Nga guys, isusulat ko muna. Titingnan natin guys kung makaya natin mag-drawing. Siyempre guys, medyo matagal-tagal tayo na wala sa school. Ganito nga guys, yan. Ito guys, yung kanyang center tap. Ito guys, 220 volts. Nagagaling to guys sa outlet T1. Transformer 1. Ito guys, yung kanyang diode. Yan. Naka-jumper dito yung guys, sa baba. Yan. Ito naman guys yung kanyang kapasitor. Ito guys yung kanyang positive. Ito guys yung kanyang negative. Dito ba? Yan. Medyo lumis ng konti pala sa cellphone. Siyempre guys, ito guys 12 volts 3 amperes. Yan. So ba guys, 12 volts 3 amperes. Kung napansin nyo guys, yung diode nya baliktad, naiba sa guys sa nakasanayan natin na adapter o charger. Baliktad siya. Yung center tap nya guys naging positive. Siyempre guys, yung out nyan 12 volts 6 amperes. Yan. Yan kasi guys ang nakikita kong design dito sa transformer. Binasa ko na lang kaya guys nagawa ko ng konting drawing. Hindi lang guys maganda yung aking pagka drawing, pero yung mga engineer ito alam nila ito kung ano ibig sabihin ng diagram na ito. Ang kadahan lang guys ng ganitong design guys, ulitin ko ulit, naiba sa guys nakasanayan natin na design ng dito na tayo guys. Kinabit ko rin guys yung diode. Subcut natin itong video para hindi masyado mahaba. Yung ako napansin nyo guys,
Itong diode din nakabaliktad. Ito guys yung kanyang out. Papasok dito guys. Papunta dito guys sa negative side ng ating terminal. Samantala guys dito guys. Nagagaling to guys sa center tap ng ating transformer. Yan, papasok naman to guys sa positive ng ating positive na terminal. Testing natin to guys. Titingnan natin kung okay na ito. Testing natin to guys. Ikakabit natin dito yung itong 12 volts na ginagamit sa mga jeep, yung iniwan dito ng customer. Hindi ko rin nga ito nagagamit. 12 volts kasi dyan, yung pan dyan. Ito nga guys, temporary muna natin to. O natin. Yan. Lakas guys ng ugo na 6 volts. May na guys ang ikot nya. 12 volts. Medyo malakas din guys. Yan lang guys, tinunan ko lang ng video kasi yan nga, napansin ko yung medyo naiba yung kanyang design. Baliktad yung kanyang sa nakasanayan natin na adapter o charger. Baliktad guys yung kanyang diode. Yung center tap ay naging positive. Dito lang muna siguro guys.